So po, isang magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. So po, kung bago lang po kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng video na gagawin natin. So po, bali, ito na po yung makina na ng bangka. Pinaayos ko na po siya, na-under na po ulit. Bali, ang gagawin ko naman po ay papakita ko naman sa inyo kung paano maggawa ng satihan or na pulley pang in case of emergency. Habang hindi pa nasisira ito, may pang reserva na tayo na gagamitin para kahit nasa laput tayo ay daladala natin yung satihan po. Bali, ito, dahil ito po hindi po pang matagalan itong satihan niya. Madalas po itong masira or maputol itong sate or dito po sa loob niya, madalas din po masira. So yan po. Okay naman po siya, matarin yung satihan. Yan, medyo maganit nga lang satihan at kapon. So yan, bali, ganyan po. Pero okay naman po ito, matagal-tagal din masira. Kaso, hindi rin naiiwasan natin na sadyang kahihila natin. Minsan nasisira na, salas na napuputol yung satihan niya, yung tali. Doon naman sa loob niya nasisira. So, balik kakalasin natin ito para magawa natin ng panibagong ano, satihan. Yan. Bali, 7.5 nga lang pala ito, HP. Yan, bali yan po. Yan po yung kanyang yan, kinalawang na din po yung loob. Pero kasama po talaga, basta ginagamit sa dagat, hindi po pwedeng hindi kakalawangin ang ating makina. Bali ito, ito yung ating pang sate. Yan. Bali ito yung papalitan natin. Hindi naman papalitan, kumbaga magagawa lang tayo ng reserbang pulleya or satihan, yun ay gagawin natin ay PVC. Ito, pumutol na nga pala ako ng PVC, ito yung gagawin natin na pang satihan. Ito, depende po naman sa inyo, pwede naman lagarihan na lang ito. Kaso, nadulas po yung tali, nadulas ng ganyan. Hindi tulad pag meron siyang PVC or satihan. May nabibili naman pong iba na pulleya na sukat na dito, kaso medyo mahal. Nasa 500 plus din po siguro yun. Eh, buti kung lagi po tayo may pambili. Pero kung kaya po naman natin kumuha ng ganito PVC at i-apply na lang natin doon pang reserva, magagamit agad natin. Kahit hindi na tayo pumili ng mamahal. So, yan ang mangyayari. Bali, ang purpose niya ay pang in case of emergency lang natin yung, ano, yung gagawin natin. Ipapakita natin sa ating mga kababayang mangingisda at sa mga nagbabalak ding magawa ng ganitong ano, satihan. Dahil ito, matalas masira itong spring nito. Pag naputol yung spring nito, wala na. Wala na yung ating ano, reverse. Hindi na siya magre-reverse yung ating satihan. Kaya gagawa tayo ng PVC. So, bali, ang kailangan lang nating materials, ito, PVC. Nasa inyo po kung anong kulay ang PVC. Siguro, baka hindi po pwede yung kulay itim. Pwede man po siguro yung kulay itim, basta matibay. Huwag lang yung malutong. Pero mas maganda itong ganitong kulay azure. Mas matibay po ito. At yung pinakamakapal, mas makapal na PVC. Dahil ito po, para din lang po tayong gumawa ng, ano, ng kalahan, na pulunan. Ganon din lang po ang paggagawa. So, bali, susukat din lang po tayo ng paikot. Kumbaga, wala po akong metro ngayon eh. Susukat po tayo ng mga ganyan, mga medya lang po, mga 1 cm, yan. Susukat tayo paikot, ganyan, yan. Tapos, yan, basta lalagarihan po din natin paikot, yan. Magsasapin tayo ng basahan. Yan, bali, lalagarihan natin paikot. Po. Basta huwag nating ano, itutuloy yung paglagari. Kung saan ay gagatlan din lang natin para tayo nagawa ng kalahan. Ganun lang din po.
Tapos iinitin po ulit natin, sabay ihuhulma. Pag hindi po pantay, lilihan lang, itatapon nyo lang po ganyan. Para mapantay nyo po yung pinaka pinagputulan. So, bali, iinitin na po natin ito. Tapos isusukat na po natin doon. Pwede po sa inyo, nasa inyo po kung suwak doon sa loob or dito natin sa loob ng pulihya ilalagay. So, iinitin na po natin. Para mahulma na po ulit natin ito. So, yan po. Bali, pag naiinit na po natin, yan, gaganito lang po. Para lang din tayo nagawa ng kalahan. Tapos, sahayaan nyo po siyang lumamig para hindi siya bumalik. Yan, ganyan. Kung may tubig naman po kayo, pwede nyo pong sabuyan ng tubig. Yan, basta yan, naipuin nyo po pag malamig na. Pwede na po yan. Yan. Ayan po, balikan yan po mangyayari sa kanya. Tapos ito, ito po, number 2 nga po pala yung ano, yung PVC natin. Bali, yung ginamit natin ano, yung kaputol, yun, nasa na yun. Ito na, yun. Ito. Ayan. So yan, bali, ang gagamitin po natin ay numero 2 na PVC, number 2. Tapos, depende po kung anong laki po ng makina nyo, kung anong HP po ng makina or kabalyos, siguro po, baka po isa rin ang sukat nito. Kung lalaki mo ng konti, pwede pong ganito din kalaki or 2.5 ang gamitin nyo na PVC. Depende sa laki ng inyong makina. Para makatipid na rin po tayo, marami po tayo makikita ng PVC na ganitong nagkalat. Basta pipiliin nyo mas makapal para mas matibay. So ayan po, yung naihulma na natin, ito po yung nagputulan. Bali, susukat lang po natin dito. Ito po, pag sikip po dito, pwede nyo pong pasuin yan para hanggang sa pumasok dyan sa loob. Ayan. Ayan, ganyan po. Tapos, ating ayan. Ganyan. Swak na po siya. Ayan. Ang gagawin naman po natin ay susukatan natin yung paglalagyan natin ng pagsasangatan natin ng tali ng sate. Ayan, dito. Susukatan natin. So, ayan po. Mas maganda po kung halos talagang alahado lang siya. Yung mas medyo sikip-sikip ng konti para hindi, kahit hindi na po nyo ipoksihan, pwede po. Nasa inyo na po kung ganito na rin po yung inyong satihan kahit hindi nyo na po ilagay ito. Depende po sa inyo. Eh ako, ginagawa ko po lang siyang reserva para in case of emergency na masira yung ating satihan, yung reverse na satihan, may magagamitin agad tayo na pang-emergency. So yan po, bali, ito po ay bubutasan natin. Yan, bubutasan natin yan yung takma dun sa butas nung yung dati na pag susuotan natin yan. So yan po. Bubutasan natin, tatalian natin para kung in case of emergency na nasira na ito, pwede na nating itali. Baka kauwi pa rin tayo, may pasati pa. Dahil ito, mahirap po satihan dito, nadulas minsan yung tali. Pero okay din naman kahit paano, na papakinabangan din naman siya, lalagarian lang natin ito. Ito. Pwede po siyang lagarian. Yan. Aliyan, lalagarin po natin yung pattern yung ginuhitan ko para pagsasangatan po natin ng tali. Bali, magkabila po natin lalagarian para in case na baka mabingaw yon, meron pa kung isa tayong ano, satihan or pagkakawitan ng tali.
So, bali, ang ipagpapaluang na lang po natin ay liha para mas maganda. Pagkatapos natin po lagarihan. Ayan. Ayan po. Para may pakinabang na naman po ulit ang ating mga PVC, mga scrap na PVC. Ito po ay mga scrap PVC lang. Yung mga hindi na ginagamit. Para mapakinabangan din po natin. Kaysa nagkalat. Ito po ay nawa po ay makatulong din po sa mga ibang sa mga kababayan natin, manging isda, kung gusto din nilang makatipid. Yan. Pwede po kayong gumawa ng PVC pulley. Mga pulleyang PVC. Yan. Yung gusto pong makatipid. Bali, dalawa na po ang nagawa natin. Bali, nasa inyo po kung gusto nyong gawa ng design or gawing apat yung pinakasatihan. Pwede po siyang kaliwa, pwede pang kanan. Kaya po apat yung satihan niya. So yung pangkanan lang talaga ito, ganito po. Yan. Siya ipapalsak din po din ng ganyan, yan, ganyan. Tapos ito naman, ganito. Yan, depende po sa inyo. Tapos yan. Yan. Pwede ganyan po ang kalalapsin niyan, yan. Tapos, nasa inyo po kung gusto nyo lagyan yung mga ganyan design. Bali, guguhitan po natin para masukatan natin yung ano, yung pagbubutasan po natin. Paikot. Yan, bubutasan natin. Bali, tapos na natin butasan. Okay na. Ilihain na lang natin para pantay-pantay yung butas. Pindi po sa inyo kung anong gusto niyo ang design. Yan. At masusunod po natin yung gusto nating design sa ating pulilya. Hindi ko naman po kayo pinipigilan na pumili ng mamahalin. Sabi nga ng iba, bakit pa tayo bibili ng mahal kung meron naman tayong mas murang or mas pre or makakatipid na dapat gawin. Diba? So yun po. Ito po ay share din lang natin sa gusto ding makatipid ng tulad nito. So bali yan, iakma na po natin kung hanggang saan yung ating ano. Bali yan, nasa inyo kung pwedeng tanse or nylon ang itatali or Taiwan. Ito po, yung pwede naman po yung stainless or kawat ang itatali dito para mas maganda. So, baligan. So yun po, ito yung PVC natin. Depende po sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo. Ayan. Pwede pong ganyan. At depende po kung dalawa lang yung satihan yung ilalagay. Ito po, kaya apat. May pang kaliwa, may pang kanan. So yun po.
Pero ito po ay napakatipid. Nasa inyo naman po, ito po, pag yung sira na ito, yung reverse na satihan, eh pwede nyo na pong i-fix ito. Pwede nyo na pong ipoksihan. Bago nyo po siya isalpak sa loob, ay pwede na po nating lagyan ng epoxy para mas matibay. Pang ano na, lifetime na po yun. Pang matibayan na po talaga. So yun po. Diba po yung nakakuha po tayo ulit ng tip. Pero bago pong lahat, titestingin muna natin ulit sa tihan. So bali yan, gumawa muna tayo ng pansamantalang sa tihan. Pwede, kung may ano, sa mga fishing supply po, nakakabili po ng ganitong sate. Yung parang abaka po. Ayan. Yung tali na talagang pangsate. Dahil dito po sa amin sa Balayan or sa Kalatagan, may nabibiling satihan yung pangsate na talaga na ganito. Ito, ginawa ko lang pansamantala yung ano, yung tali. Kumuha lang ako ng kaputol. So, bali, tinitingnan na natin kung approve ba yung ginawa nating ano, PVC na pulia. So, yan po. Mas maluwal po siya magsate pag yung nakakabit po sa bangka yung ating ano. Ayos! Ayos na ayos! Yung ating DIY na pulia. Ayos na ayos po. Yung ating ginawang ano, ginawang sate pang yung satihan na pulia, yung PVC. Talagang ang PVC ay napakaraming ano, magagawa. So yun po, nawa po yun, may natutunan po ulit tayo at may napulot po kayong bagong kaalaman sa ating DIY na pulia. So yun po mga idol, at nawa po yun, may nakuha po ulit kayong tip sa ating tutorial. So bali ito, daladala ko na lagi ito sa dagat. Ito ang pinaka-reserva natin. Kung sa sasakyan, ay may reserva tayong gulong. Yan. Yan po kagandahan ito. Bali ito, ay babalik na natin. Habang hindi pa ito nasisira, ito na muna gagamitin natin. Babalik na natin ito. So yun po mga idol, at bali hanggang dito na lang po ulit muna ang video natin, at nawa po ay nakakapulot po ulit tayo ng aral at tip sa ating tutorial na DIY pulia na PVC. So yun po, at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat at sa walang sawa niyong suporta. Patuloy po ako nagpapasalamat sa mga solid supporters po natin at sa mga silent viewers. So yun po mga lagi, so yun po, lagi po tayong mag-iingat at lagi po tayong sana po lagi po tayong nasa mabuting kalagayan, at lalo-lalo na po yung mga kababayan natin dyan, OFW sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, local and international. So maraming salamat po sa inyong lahat, at thank you for watching.